So yun, mga kaibon, no? So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So Sabado ngayon, mga kaibon, ano, so ngayon lang ako nagkaroon ng oras para gumawa ng video or mag-vlog. Mga kaibon, ang pag-uusapan po pala natin ngayon ay ano yung tungkol sa kung ano ba yung paraan na ginagawa ko para magkaroon ako ng budget sa pagbili ng ano ng ibon. So mga kaibod, bago po tayo magsimula, hihingi lang po ako sa inyo ng kaunting pabor or kaunting suporta sa aking channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at pag-subscribe sa aking channel para at least sana kumbaga mag-grow na din yung channel ko na Alex Xavier Official TV. So at sana pakisuportahan nyo din po mga kaibon kasi para mas lalo pa akong ganahan ng ng paggawa ng video patungkol sa sa pag-aalaga ng ibon at para kumbaga ay may share ko din po sa inyong mga baguhan na mga mag-iibon yung mga kaunting nalalaman ko ng pag-aalaga ng mga iba-ibang klase ng ibon, mapapinkis man o parakit at sa mga kakatin po so please lang po mga kaibon paki-support naman po ng ating munting channel. So, good news po mga kaibon, kasi bukas po may dadating na naman na ibon dito sa aking aviary. So, galing po yun kay Sir Michael De La Cruz sa Quiapo, Maynila. So, ang maganda pong ibon nun, mga kaibon, yung mga Golden Finches na dalawang hen ang binili ko dun. Ang sabi nga ni Sir Michael, kumbaga is, na yun, ready to breed na sila. So, dalawang hen yun, mga kaibon, kasi ang andito sa akin na Golden is tatlo. So ito po mga kaibon yung tatlong Golden ko. Ayan po sila. Ang dalawa po yan na nasa taas is same po sila na cat. Tapos itong nasa baba is pa lang po yan, juvenile, so hindi pa natin malalaman kung ang tamang gender niyan kasi molting stage pa lang po yan. So itong dalawang itong tat, mga kaibon, kumbaga ito po yung paparisa natin nung dalawang hen na dadating po bukas. So sana sana maparami natin so at sana wala ring aberya sa sa biyahe kasi galing po yun sa sa Maynila sa Quiapo. So ang gagawin natin is ipapasabay natin yun sa bus papunta dito sa Catanduanes. So malayo yung yung biyahe. So ang sabi nung bus driver 3:30 daw sila
alis ng ano ng kubaw. So ilang oras din yun. So ang dating po ng ano ng barko dito sa Katanduan is bukas is mga 10:30 yata ng umaga. So sana walang ano, walang aberya sa biyahe. At sana makadating dito na safe yung mga alagang ibon natin. So mga kaibon, ang sabi ko nga eh, ang pag-uusapan natin ngayon is kung ano ba yung mga paraan na ginagawa ko sa ano, sa kung paano ako makakaipon o kung saan ako kumukuha ng budget na ano na pinambibili ko ng ibon. So ang ginagawa ko po noon kasi mga kaibon, kumbaga share ko lang sa inyo ano, para at least yung mga daily income ninyo is hindi rin po mabawasan ano, kumbaga hindi maapektuhan yung mga budget ninyo sa mga pang-araw-araw na gastusin ninyo nang dahil lang sa pagbili natin ng ibon. So ang ginagawa ko po noon kasi mga kaibon is kumbaga pinaparami yung mga ibon ko. Tapos binibinta ko ito. So doon ko na din kinukuha yung mga pang-araw-araw na kumbaga yung mga araw-araw na budget sa ano, sa pambili nila ng ano, ng pagkain. So tulad ngayon mga kaibon, ano na sabi ko nga kanina is ano, may binila kong ano ibon kay Sir Michael sa Quiapo. So ang gagawin ko nun mga kaibon is, or ginawa ko nun mga kaibon is, nagbinta ko ng ano, ng kakapil. Tapos so ano nga, kumbaga hindi pa nga nakukuha yung kakapil ano. So kung nakikita nyo yan sa malaking page ko, andyan pa yung ano, yung dalawang kakapil na naka-reserve doon sa kaibigan ko na pulis. So hindi niya pa nakukuha kasi nasa camp vicinity din po siya sa ano, sa Laguna. So antay-antayin na lang natin ano na dumating dito. Para ano, para makuha niya na yung ibon na naka-reserve sa ano, sa kanya. So ganyan po mga kaibon, ano ang ginagawa ko na ano na paraan para kumbaga is hindi tayo nahihirapan kung paano natin mabibili yung isang bagay na ano, na hindi nababawasan yung mga budget natin o yung mga daily income natin. So pangalawa pong paraan mga kaibon, ano, ang ginagawa ko is kasi ang tingnan niyo naman ng mga breeding cage ko o yung mga kulungan ng mga ibon ko is puro mga ano, mga DIY. So ang ginagawa ko noon mga kaibon, kasi may mga mag-iibon din dito sa amin na ano, na kumbaga wala silang ano oras sa paggawa ng mga DIY na mga breeding cage o ganitong colony. So bumibili na lang sa akin ano, so nagbibinta na lang ako ng mga ganitong DIY na ano, na cage. So malaking tipid din po kasi mga kaibon kapag ang cage or ang kulungan ng mga ibon natin is yung mga DIY ano, kasi kumbaga is malaking tipid yun kasi yung sa ano, sa mga shop, sa mga pet shop,
diba ang mamahal ng mga breeding cage. So dito sa amin kasi ang breeding cage dito sa amin is 1,450 yung double cage na yun, ano, yung may hati sa gitna. So napakamahal. So ang ginagawa ko mga kaibon, kapag may bumibili ng ano ng mga breeding cage na DIY lang, so yun, binibintahan ko lang ng mga ganun. Tapos yung ano, yung mga nest box na nagpapagawa na lang sila sa akin ng ano, ng mga nest box. Kasi yung ano, pet shop dito sa amin is ano lang, wala silang mga binibintang nest box na para sa mga breeder natin na ano, mga ibon. Tapos kukunin ko lang po mga kaibon, ano, yung sample ng ano ng nest box na nangyari sa coconut shell. So ayun mga kaibon, ano, so ito mga kaibon, itong coconut shell na to na para sa ano, sa mga finches natin. So nagbibinta rin ako nito. Binibigay ko lang ito sa ano lang, halagang 60 pesos lang ang sanga nito. So kumbaga ang dagdag ng budget yun sa mga ano, sa pagbili natin ng ano, ng ibon. Tapos minsan kapag may bibili sa akin ano, yung mga newbie, ang gusto kasi nila is yung ano, kumbaga package na nandoon na yung ano, yung mga perch, yung nest box, yung cage, o kumbaga mga DIY lang ano, andun na lahat, package na yun. So ganun po ang ginagawa ko mga kaibon. Kumbaga yung presyo ng ibon, sama-sama ko na lang yung presyo ng ibon, yung presyo ng nest box, yung cage. Basta package na po yun mga kaibon. Tapos iipunin ko po yun hanggang sa makaipon ako ng ano, ng budget na para mabili ko yung ibon na gusto ko, na kumbaga is dagdag collection dito sa aking ibunan. So ayun mga kaibon, ano, so sana nakatulong sa inyo yung konting advice o yung sabi ko nga, yung mga ginagawa ko para makapag-ipon ako ng ano, ng budget sa pagbili ng ibon. So ganun po mga kaibon, ano, mga ginagawa ko. So ayun mga kaibon, salamat sa konting oras ng inyong panonood sa vlog kong ito, ano. So muli, magandang hapon po. Ako po pala si ano, si Alexander Villacruz ng Alexigeri Official TV. So next time po ulit mga kaibon, God bless po sa inyong lahat.